So, basketball vlog muna tayo, no? So, may nakita ako isa, no? Yung sinasabi rin ni Coach Mike Malone ng Denver Nuggets. Well, kaya maganda yung, ano, maganda yung naging pasimula ni Jamal Murray. Kasi, yung drop coverage nitong, ano, nagda-drop itong si Anthony Davis trying to prevent the drive. Pine-prevent niya yung drive, pero ang ibinibigay mo naman once nag-drop ka yung ano, yung shooting. So kung offensive threat yung may hawak ng bola, kung yung guardia is offensive threat, di ba? O yung point guard mo is a scoring point guard, hindi siya pure point guard eh. Jamal Murray is a scoring point guard. So kung scoring threat yon, pag nag-drop ka, dapat hinahayaan mo nang bitawan niya yung bola kaysa itira niya yung bola. Kasi pang nagda-drop ka, ang malilibre doon is yung shooting space. May shooting space yung kalaban mo kasi nag-drop ka eh, to prevent a drive. Ngayon kung hindi ka naman nag-drop, da-drive ang nga naman yan. No? Da-drive ang nga naman ni Jamal Murray. The drive ang nga naman yan. No? So, anong gagawin mo? Hayaan mo, bitawan niya na yung bola. And then, yung isa pa, sabi ni Coach Mike Malone, apat na foul si Jokic. So, walang problema yung offense ng Lakers. Yun ang nagpapatunay doon. Kasi, umiscore sila 108 points. At si Jokic ay apat ang fouls. Pero, ang problema nila, depensa. Kasi 108 points yung binigay nila, then 108 yung in-score nila, then mamimigay sila ng 119 sa kalaban. So depensa problema dun. Walang problema yung offense nila dahil si Jokic is apat ang fouls. So hindi na tayo magtataka bakit 24 points lang si Jokic dahil apat ang foul nun. So offensively, walang problema sa Lakers kasi napaupo nila si Jokic eh. Ang problema doon yung mga tumutulong kay Jamal Murray, yan sila Kentavious Caldwell-Pope, sila Jeff Green, sila Aaron Gordon, tsaka yan sila Bruce Brown, tsaka si Michael Porter Jr., yan yung mga supporting kasi. At isa pa, yan sila Aaron Gordon, hindi lang yung dumidepensa, nakakatulong din sa, hindi lang scoring and rebounding yan, nakakatulong din sa depensa yan. At saka yung mga, yun na nga, di ba, yung mga tira, nasupalpal na ni Davis yun, hindi nakukuha nung kakampi niya, ang nakakuha nun, bumabalik sa Nuggets. At kapag bumalik sa Nuggets yun, 3-point shot. O si KCP, 3-point shot. Tapos, yung na-block ulit ni Davis, ang nag-ano doon, counter steal, naaga ulit ni KCP. Basket ni Jeff Green. Nakuha ni KCP, binigay kay Jeff Green, basket. O. So, yun yung mga problema. I think, you know, dapat stopin nila si Jamal Murray. Kasi, ano yun eh, kaya kayo na-discourage kasi sa home court, no, dahil hinayaan nila umiscore si Jamal Murray ng 23 points. First half pa lang. So, nung second half, 14 points na lang ang in-score niya. 14 points na lang ang in-score niya nung first half kasi may tulong na siya galing from Jokic. Yung pinch post plays, post plays niya from the pinch post o yung mid post, kumbaga kung naka-triangle ka, yung gitna, yung sentro ng triangle offense, yun yung pinch post, yung sa free throw line extended, and then yung side pick and roll plays nila. Si Rui Hachimura nakabantay doon, pero ang problema kapag ka dumive o nag-roll itong si Nikola Jokic, eh malaki itong si Nikola Jokic. Pag nag-roll to,
kahit si Rui Hachimura hindi siya ma ano, hindi siya ma mapipigilan pang nag-roll. The only thing na kaya nahihirapan si Jokic sa kanya pag si kay Rui Hachimura, kasi Rui Hachimura is just pulling the chair. Kumbaga kasi sumasandal sa kanya si Jokic, eh, ginagawa niya, inaalis niya yung katawan niya para hindi siya masandalan. So anong ginawa ni Jokic? Pick and roll kayo. Pag nag-pick and roll sila, pag dumive yung Jokic, hindi na post up yun kasi hindi ka nasasandal eh. Tama mo, side pick and roll ka. Then pag dumive ako, lugi na yung Hachimura. Kasi yung Hachimura hindi naman kayang hintuin si Jokic na may momentum eh. Dahil mas malaki si Jokic sa kanya. Hindi masusupalpal ni Hachimura, mas malaki si Jokic kaysa mo daanin. Masusupalpal yun kung help side si Hachimura pwede. Kung tumutulong ko. Pero kailangan, ang babantay kay The Joker, yung kasing laki niya. Kasing laki niya o mas malaki sa kanya. Dapat help side doon si help side doon si Davis, help side doon si Hachimura, kasi siguradong huli na yun. Kung hindi supalpal yun, steal na yun agad. Pero ano doon, kung kakayanin ba nung player na magbabantay, sino ang gagawa ng post-up defense para mangyari yun? Na kung ilang minuto maglalaro si Jokic, ganun din dapat yung minuto niya kasi siya yung babantay. Kasi wala, ilagay. Kung naka-reverse pivot o naka-face tap, kaya ni Hachimura yun. Kasi lateral siya. Hindi naman ganun kabilis mag-lateral si Jokic eh. Ang problema, ang maganda lang kasi kay Jokic, pag nakaharap siya sa basket, may jump shot siya, may shooting siya, may floater siya. So yun yung mahirap sa kanya. Pero yung sasabihin mo na yung babanggaing at babanggaing, ay hindi niya yun, hindi niya forte yun. Yung pag naka-face up ka, babangga ka. Yung ilalagay mo yung balikat mo. Siguro kung naka-low post ka o naka-mid post ka, pwede kang bumangga. Yung isang play nun eh. May isang play nun, ganado na si Jokic. Nung nakita niya si Hachimura babantay sa kanya, aatrasan niya na yun kasi alam niya mas manipis. Ganun yung diskarte ng mga post player na malalaki kagaya ni Jokic. Panakita nilang mas manipis, aatrasan nila yun. Ngayon pag nakita nilang mas mabilis sila, iiwanan naman nila or kaya susutan nila. Meron nun si Jokic pareho kaya mahirap bantayan. So kung mapapansin nyo, 14 points lang yung kay Mary nung second half kasi may Jokic na tumutulong sa kanya sa scoring. O 37 plus 24, 37, 57, 57 plus 4, o 61 combined points yung dalawa. 61 of the 119 galing doon sa dalawa. So yun na lang, yung dalawa na lang na yun. Kung dedepensa kayo, yun na lang dalawang yun. Kasi doon ang gagaling yung majority ng offense. So paano nyo hihintuin yung dalawa na yun? Yun ang problema nyo. Kasi yun na yun eh. Game 2, Jamal Murray. Game 3, first half, Jamal Murray. Hindi nasol pareho yun. So bakit? Dapat doon ball denial na yun. So yun lang po.